mga gawaing pangkabuhayan sa Pilipinas. Pagsasaka, ito ay angkop sa maraming lokasyon sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng klimang tropikal at matatabang kalupaang binubuo ng iba't ibang anyong lupa gaya ng Kapatagan, Bundok, Burol, Lambak, Talampas at Bulubundukin na ang gitnang Luzon ay tinatawag na kamalig ng bigas ng Pilipinas. Ang Isabela naman ay ang kamalig ng bigas ng Hilagang Luzon. Ang La Trinidad Benguet ang salad bowl ng Pilipinas. Negros Occidental, sugar bowl ng Pilipinas. Bukidnon, pineapple capital ng Pilipinas at ang Guimaras, ang mango capital ng Pilipinas. Pangingisda. Dahil sa ang Pilipinas ay isang kapuluan, maraming mga lugar sa bansa ang itinuturing na pamayanang pangingisdaan. Ang kanlurang bahagi ng bansang malapit sa dagat China ang itinuturing na isa sa pinakamalawak at pinakamayamang pinagkukunan ng yamang tubig o yamang dagat ng Pilipinas. Ang dagat Sulu naman ang itinuturing na pinakaproduktibong pangisdaan sa buong bansa. Noong 2010 ay pang-anim ang Pilipinas sa nangungunang bansang nagluluwas ng mga yamang dagat sa buong mundo. Pangatlo ang Pilipinas sa mga nangungunang bansang nagtutuspos ng halamang dagat sa buong mundo. Pangingisda. Dahil sa ang Pilipinas ay isang kapuluan. Panggugubat. Ang gubat ang pinakamahalagang likas na yaman ng Pilipinas, kaya naman laganap sa Pilipinas ang pangangahoy at iba pang hanap buhay na nakukuha sa mga yamang gubat. Ang Mindanao ang kinikilalang may pinakamalawak na sukat ng kagubatang matatagpuan sa bansa at nagtataglay ng pinakamaraming bilang ng mga puno. Pagmimina. Ang ating bansa ay nagluluwas ng ginto, pilak, chromite, bakal at asoge sa iba't ibang bansa sa daigdig. Nakilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa mundong may pinakamalaking deposito ng chromite na matatagpuan sa Zambales. Matatagpuan ang malaking mina ng ginto sa mga lalawigan ng Benguet, Camarines Norte, Masbate, Surigao, Sulu at Zamboanga. Ang Romblon at Zamboanga naman ang may pinakamalaking deposito ng marmol sa bansa. Pang-industriya at pang-komersyo. Madalas makita ang ganitong uri ng hanap buhay o gawain sa mga urban na lugar. Kalimitan itong nasentro sa mga lungsod at syudad gaya ng NCR, Metro Davao at Metro Cebu at maging sa mga maunlad na probinsya ng Cavite. Sarangani Economic Development Zone sa South Cotabato, Freeport Area of Bataan, Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang mga gawain pangkabuhayan ito ay binubuo ng mga pabrikang lumilikha ng mga produkto na hindi lamang tinatangkilik sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo.